Welcome to BusyGram.net, ang YouTube channel na nagbibigay kaalaman at latest na balita saan man sa mundo. Sa episode natin ngayon ay ibabahagi namin sa inyo ang mga kapamilya stars na pasok sa 2020 Forbes Asia's 100 Digital Stars List. Kikilalanin at aalamin natin ang mga detalye tungkol dito, pero bago ang lahat, kung di ka pa nakakapag-like at subscribe sa BusyGram.net YouTube channel, ay mag-like at subscribe ka muna. Pindutin ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating mga videos. Hindi pa rin nga mapipigilan ang mga awards at pagkilala ng mga kapamilya stars sa iba't ibang larangan sa industriya. Bagaman at ang kanilang mother network na ABS-CBN ay kasalukuyang hindi umiere, ay patuloy pa rin silang namamayagpag sa mga awards. Halimbawa nga nito ay ang nakaraang pag-recognize kay Arjo Ataide bilang Best Actor in a Leading Role sa katatapos pa lamang na 2nd Asia's Academy Creative Awards na ginanap sa Singapore. Ito ay para sa kanyang serye na Bagman sa I Want. Gayun din ang pagkakagawad sa 8 mga kapamilya stars sa nakaraang EDUC Circle Awards as Most Influential Celebrity of the Decade. Kabilang dito sina Sara Jeronimo, Angel Oxin, Catherine Bernardo, Danielle Padilla, Vice Ganda, Coco Martin, Bea Alonso, at Ann Curtis. At ngayon naman ay naglabas ang Forbes Asia ng isang listahan ng 2020 Forbes Asia's 100 Digital Star List at marami sa mga kapamilya stars ang kasama sa listahan na ito. Inilunsad nga ang papasok na Forbes Asia na listahan ng 100 Digital Stars na binibigyang diin ang mga kilalang tao mula sa buong rehiyon ng Asia Pacific na nasa digital world. Ang listahan ng 100 Digital Stars ng Forbes Asia ay nagtatampok ng 100 na mga awit, banda, pelikula at mga bituin sa TV na may malakas na hatak o presensya ng social media. Sa milyong-milyong mga tagasunod sa mga sikat na digital platforms, ang mga kilalang tao na ito ay nagpapanatili ng kanilang kaugnayan at katanyagan sa hamon na ito sa pamamagitan ng paggamit sa lakas ng social media. Marami rin ang gumamit ng kanilang impluwensya upang suportahan ang mga karapat-dapat na sanhi, lalo na ang may mga focus sa COVID-19. Sino-sino nga ba ang mga celebrities na ito? Sina popstar royalty Sara Jeronimo, Ann Curtis, Uncabogable star Vice Ganda, Marian Rivera, si Darna Angel Oxin, si Catherine Bernardo, at Kim Chu ang tinaguriang Magnificent 7 sa mga Pilipinong kasali sa inaugural 100 Digital Stars List ng Forbes Asia. Ang mga singers, miyembro ng banda, film at television stars mula sa APAC o Asia Pacific region na itinuturing na trailblazer, most influential, makapangyarihan ang social media presence at milyong-milyon ang bilang ng mga tagasubaybay ang ilan sa kriteriya na ginamit ng Forbes Asia upang mapili ang 100 Digital Stars. Ayon sa paliwanag ng Forbes Asia tungkol sa mga kriteriya nila sa pagpili ng mga personalidad na kasali sa listahan, "We've given special focus to celebrities who, despite canceled physical events and activities, managed to remain active and relevant, largely by using social media to interact with their fans, raise awareness, and inspire optimism. Many also use their influence to help worthy causes, especially those with a COVID-19 focus. To determine the finalists, Forbes Asia evaluated the candidates' combined social media reach and engagement. We also considered their recent work, impact and advocacy, brand endorsements and business endeavors, and their recognition profile on a local, regional, and global level. Only those active in film, music, and TV were eligible." Bakit nga ba napasama ang mga artistang ito? Napasali si Sara Jeronimo sa listahan dahil sa kanyang 2018 hit film na Miss Granny. Matatandang ang Miss Granny ay ang nagpanalo sa kanya bilang Best Actress sa nakaraang PMPC Star Awards for Movies noong 2019. Hindi lang ito, kundi nabanggit din ang duet nila ng asawa niyang si Matteo Guidicelli sa isang COVID-19 benefit concert na ginanap noong March na kung saan ay nakalikom o nakakuha sila ng humigit kumulang na $5 million. Sa bahagi naman ni Ann Curtis ay inilarawan siya bilang the Philippines' most popular Instagram celebrity. Ito ay dahil sa kanyang 16 million followers na meron siya ngayon.
Binanggit din ang kanyang endorsement deals sa ilang malalaking kumpanya na isa sa nakadagdag upang mapasama siya sa listahang ito. Gayun din, ang co-star ni Ann Curtis sa 2019 hit film na The Mall, The Merrier na si Uncabogable Star Vice Ganda ay pinarangalan bilang Best Male TV Host sa PMPC Star Awards for TV. Base sa Forbes, si Vice ay sinasabing one of the most popular male celebrities in the Philippines na mayroong 17 million followers sa Facebook. Hindi lang ito, kundi mayroon din siyang milyong-milyong subscribers sa YouTube. Isa pa dito ay si Marian Rivera, na isang kapuso actress na ayon sa Forbes, ang Philippines most popular celebrity on Facebook dahil sa kanyang 23 million followers. Bagamat hindi raw napapanood ang kapuso celebrity na si Marian Rivera sa TV at pelikula mula nang isilang niya ang pangalawang anak na si Ziggy noong 2019, aktibo raw ito sa social media gaya ng Instagram, Facebook at pag-endorse ng iba't ibang brand sa Pilipinas. Sumunod ay si Angie Locsin, ang second most popular Filipina celebrity on Facebook dahil sa kanyang 19 million followers dito. Binanggit ng Forbes ang kanyang hit primetime series sa ABS-CBN na The General's Daughter, kung saan nanalo siyang Best Drama Actress sa Star Awards for TV noong 2019. Hindi rin nalimutan ng Forbes na banggitin ang pagdodonate ni Angie Locsin ng humigit kumulang 15 million pesos o katumbas ng $310,000 nitong nakalipas na dekada sa iba't ibang mga causes. Ito ang dahilan para mapabilang siya sa Heroes of Philanthropy list noong namang 2019. Matatandaan na kamakailan ay tumulong si Angie Locsin na makalikom ng 11.3 million pesos para sa pagbili ng 246 hospital tents para sa medical workers na nakipaglaban sa pandemya. Si kapamilya star Catherine Bernardo naman ay nagbida sa dalawa sa itinuturing na highest grossing films ng Pilipinas, ang The House of Us na ang katambal sa Daniel Padilla na kanyang ding real-life boyfriend noong 2018 at Hello, Love, Goodbye na katambal naman si Alden Richards noong 2019. Kumita ang dalawang pelikula ng humigit kumulang sa $20 million. Dahil sa kanyang pagganap sa Hello, Love, Goodbye ay hinirang si Catherine Bernardo bilang Film Actress of the Year at Phenomenal Star of the Philippine Cinema sa Box Office Entertainment Awards noong October. At ang huli ay si Kim Chu na ginamit naman ang kanyang viral video noong May 2020 para sa kantang Bawal Lumabas. Ang kanyang live performance para sa nasabing kanta ay nakapagtala ng mahigit 9 million views sa YouTube. Kasabay nito ay nagbenta rin siya ng Bawal Lumabas t-shirts para makakuha ng pondo para sa pandemic relief na siya naman niyang pinantulong sa mga apektado ng pandemic. Bukod sa mga Pilipino at kapamilya stars na ito, kabilang din sa listahan ng 100 digital stars ng Forbes Asia, sina Mauro Morer at Urasaya Superbud. Kaunting kaalaman, ano nga ba ang Forbes? Ang Forbes ay isang business magazine sa Amerika na pagmamayari ng Integrated Whale Media Investments at ng Forbes Family. Nagpapublish ito ng 8 beses sa isang taon. Nagtatampok ito ng mga orihinal na artikulo sa finance, industry, investing at marketing topics. Ang Forbes ay nag-uulat din sa mga nauugnay na paksa tulad ng teknolohiya, komunikasyon, agham, politika at batas. Ang headquarters nito ay matatagpuan sa Jersey City, New Jersey. Ang mga pangunahing kakumpetensya nito sa magazine category ay ang Fortune at Bloomberg Businessweek. Ang Forbes ay may isang international edition sa Asia, pati na rin ang mga edisyon na ginawa sa ilalim ng lisensya ng mga 27 na mga bansa at rehiyon sa buong.